pong ang inyong laptop ay 64-bit, so ang i-install po natin ay 64-bit or 32-bit, pwede po yun. Tatanggapin po siya ng ating laptop or computer. Pero kapag ka po ang ating laptop or computer ay 32-bit, so hindi niya po tatanggapin ng 64-bit. Hindi po tayo makakapag-install ng 64-bit. Ang tatanggapin lang po ng ating computer ay 32-bit. Okay pa? So pare-parehas na po ba tayo ng screen? Na-open na po ba natin ang ating Kotobe Author? So sa ngayon po, sa mga hindi po nakakapag-download or hindi pa nakapag-install, para maging smooth po yung ating pong webinar, gagawin po natin ay tuloy-tuloy yung pagpe-present po namin. Bakit po? Kasi po yung video na ito po, yung pinapanood nyo po ngayon, ay mapapanood nyo rin naman po sa atin pong Facebook group. So may iwan naman po yun doon, kahit ilang beses nyo po siya ulitin araw-araw, ay mapapanood at mapapanood nyo pa rin naman po. So yun sa mga ayaw mag-open, minsan po siguro may kabagalan na yung ating laptop. Makitiis-tiis na lang po ng konti. So para naman po sa mga naka-open, ha? So pare-parehas po tayo, sabay-sabay po natin gagawin. Okay, so first part na makikita natin dito ay choose your book layout. Tama po ba? Yan. Kasi kabubukas lang natin. Choose your Facebook layout. May dalawa po tayong option. Reflowable. Makikita po ba yung aking mouse pointer? Yan. May buntot na po siya para mas masundan niyo po yung mouse. So meron tayong reflowable and fixed layout. Focus po muna tayo sa fixed layout. Sa fixed layout po, kasi kung makikita niyo po yung picture natin dito, square dito sa malaki, pag dumating siya sa maliit na screen, square din siya, pero lumiliit lang siya. So yun po yung feature ng fixed layout. Ngayon po, kapag ka naman po reflowable tayo, nag-a-adjust po automatic yung screen para sa atin pong device. So para maging uniform po tayo, para hindi po tayo uniform, kailangan maging uniform po tayo ng gagawin, ang pipiliin po natin ay reflowable layout. Yan. Click nyo lang po ito. Pag-click nyo ganyan, magiging ganito, ganito na po yung ating screen. So parang nag-open lang tayo ng bagong Word, bagong PowerPoint. Ang difference lang ang gagawin po natin ngayon ay ebook. Okay? So since ebook po siya, kailangan interactive yung may papakita natin. Okay. Ang ebook po, kalimitan, halos lahat naman, kahit ordinary yung libro, meron po siyang title. Tama po ba? So dito po sa left side, meron po tayong nakalagay na book title. Pwede natin siyang pangalanan. So sa ngayon po, para po lang may display natin or ma-demo lang natin yung application, gagamit po tayo ng topic. So kung halimbawa kayo po ay may mga ready nang i-convert na instructional materials to ebook, siguro naman may title din po yan. For example is module for Agaling Panlipunan, module for Filipino, and so on. Pwede po kayo na maglalagay ng book title nyo. Pero sa ngayon po bilang demonstration ko po ng Kotobe Author, ang gagamitin ko po ay COVID-19 ang book title. Kasi ito rin naman yung madalas na nating naririnig, isang buwan na, nandito lang tayo sa bahay, yun din ang iniisip natin, COVID-19. So pangalanan natin natin na COVID-19, wag COVID-29 po. Okay? Next, title lang ba ang kailangan? Ang pag-iisipan po natin kasi is module. Since module siya, meron tayong mga author, pero hindi natin nakikita dito kung saan nilalagay. So ang i-click po natin ay Book Manager. Pag kinlik nyo yung Book Manager, andito na yung mga information na ilalagay natin sa libro. So for example, yung nilagay kong book title,
automatic dinala siya dito. Sa book manager, nilagay niya na rin si COVID-19. So ngayon, ang author, halimbawa ay ako na po, pwede kayong gumamit ng nickname, pwede kayong gumamit ng sarili niyong pangalan habang nagte-testing. Pero maging medyo formal po, ako po si Mark Anthony Papa. So for example, ang publisher natin, since ebook, under po tayo ng DepEd. Pwede kong ilagay ay Department of Education. So ganun lang po siya kadali. Kung halimbawa, approved na or na-publish na talaga yung book na i-convert nyo, meron na kayong ISBN, pwede nyo na po dyang ilagay. Kung meron na kayong copyrights, pwede nyo pong ilagay. Kung halimbawa pong meron na kayo. Pero sa ngayon po, dahil ako po ay wala po akong ilalagay. Description, pwede po kayong maglagay. Halimbawa, this ebook is about COVID-19. Yan lang po. Ang baby ako, yung lag po, siguro po ay sa internet connection niyo po. Ayan, nababasa ko po yung mga comments. Kung may tanong po kayo, kung nabibilisan po kayo sa ginagawa ko, paki-mention niyo po ako, paki-post po sa comment kung mabilis po ako, para pwede ko pa pong bagalan ng mas mabagal pa po. Okay po. Then click OK. Kung halimbawa, wala na. Ilagay mo na lahat ng information na kailangan mong ilagay na gusto mong makikita sa inyong ebook. By the way, ito nga po pala, pwede nyo siyang, halimbawa ito, pwede nyo i-bold, pwede yun, parang gumagawa din tayo ng sarili nating ano, sa Microsoft Word. Halimbawa, gusto mong maglagay ng emphasis, pwede nyo click B, yung ganyan po, para naka-bold siya. Then, table of contents. Siyempre, dahil marami tayong ilalagay, libro itong gagawin natin. So, pwede po nating auto-generate table of contents. Para wala na tayo masyadong po problemahin. Mag-auto-generate na siya. Kada lagay natin, yan. Then, click OK. Paalala lamang po, para po sa mga nanonood po sa ating Facebook Live, pansamantala po na magbibigay po ako ng, since ngayon ay 9:37, meron po tayong 3 minutes para puntahan po yung streamyard.com/Facebook. Bakit po? Kasi po, hindi ko po nababasa ang inyo pong pangalan, nakalagay lang po sa inyo ay Facebook user. Paano po kung may tanong kayo? Halimbawa po ay minuran nyo ako. Biro lang po. Halimbawa ay may tanong kayo, hindi ko po alam po paano ko po kayo i-address, kung ma'am, sir po ba kayo. Ang nakikita ko lamang po ay Facebook user. Nag-shutdown ako sir ng laptop, nag-init po charger, natakot ako baka mag-usok amoy sunog na. Ako, delikado po yan. Ma'am or sir, hindi ko po alam paano kung pangalan nyo. At delikado po yan. Pansamantala po ay manood po muna kayo sa inyong cellphone para po makasunod kayo. So, StreamYard/Facebook. Yan, sabi ni Ma'am Annalyn Lotayro Silva is watching. Yun. So sa mga yung mga nakikita ko na po yung ibang pangalan, okay naman po. Hello Ma'am LG. Ang aking pong kabatch. Ay Ma'am Jen Garcia po ito. Ma'am Facebook user po, nakikita ko po sa inyo, pasensya na po. Please, ano po, punta po muna kayo dito sa pinapanuuran yung unit, kung ba cellphone, puntahan nyo itong page na to para po ma-click nyo yung ano po. Ganito po yung makikita nyo yung screen. Yan. Then click nyo lang po, let StreamYard see your Facebook live comments. May output po ba na need submit? Meron po. Si Ma'am Mix po ang nagbanggit po kanina. Kapag wala po kayong output, wala po kayong certificate. Yung testing nga daw. So, Mama Orea, yan, kasama ko po sa school. Hello, Mama. Shout out. Yan. Hello, Ma'am Karen. Okay, last 1 minute po.
before po tayo mag-proceed. Sir, okay na po ba sa akin? Okay na po, ma'am. Ma'am Maricar. Morning po. Facebook user pa rin po kayo, ma'am, sir. Sir, pwede po ba mapanood yan? Pwedeng pwede po. Huwag lang po natin i-delete ng admin. Yun, Sir Bidon. Idol. Okay, 9:40, time's up po. So, tuloy ko na po yung ating ginagawa. So, since para tayong gumagawa lamang sa Microsoft Word or sa Microsoft PowerPoint, pero ebook yung ginagawa natin, meron tayo nakalagay dito na chapter. So, pinakauna natin gagawin, maglagay muna tayo ng chapter. Sir, paano babalik na pindot ko file manager? Lagi ka usap sa hindi ko ano-ano pinipindot mo kasi. Relax lang. File manager, napindot ni sir ang file manager. Eto, na-click ni sir, file manager. Meron po tayo nakalagay dito sa Sandy na exit file manager. Yun. Sir San, ay Ma'am Sandy, hello po. Okay, tuloy ko na po yung ginagawa ko. Magkakasi mga taga-Cavite talaga. Magkakakilala kasi tayo. Okay, next. Gawa po tayo ng bagong chapter. Since book po or e-book po yung ginagawa natin, pangit naman siguro na nakalagay sa chapter ay untitled chapter. So ang gagawin po natin ay chapter 1. Chapter 1. Kapag ka po nag-plus kayo, magkakaroon po yan dito ng sub-chapter. Kapag pinlas nyo ulit, sub-chapter siya ng sub-chapter. So kung halimbawa, chapter 1. Maglalagay na tayo ngayon ng content. So dahil ang gusto ko po ay yung nauuso ngayon ng title ko ay Kotobee. So ito po yung napili ko na title or na topic. Ito po, dito na lang po ako kukuha. For example po ay meron na tayong book or in ready na IM. Ito po ang halimbawa lang po nito nun. So pwede naman natin siyang i-copy-paste. Bakit? Ba't kailangan i-copy-paste? Saan ba natin yung makikita dito yung, yan, dito tayo sa FAQ. Paano po ba ito binabasa, Sir Sandy? Pari po bang pakita mo sa amin kung paano po ba ito binabasa? FAQ. Yan, click ko yung FAQ. Hello, Sir Kotipoy. Hello, Ma'am Amasya. Yan. Kay Tambogi. Yes, hello po, Ma'am Charmaine. So, maglalagay tayo ng first paragraph. First paragraph na ilalagay ko, ito na lamang po. Kung halimbawa, yung inyo pong nagawang instructional materials ay from Microsoft Word or Facebook, PowerPoint, sorry. Copy. Then, paste. May mapapansin po kayo dito, ha? Pag kinlik nyo yung paste, bawal i-click yung paste. Ang gagana po siya ay Control V. So, nandito na yung ating mga, yung paragraph. Okay po. Click-click. Yun. Ang ibig sabihin ay yung FAQ, paano po siya binabasa ng, ano, FAQ lang po talaga, ano po, tama po ba ako? Ang ito siguro binabasahin ng, yun na po. Okay, so since ebook po yung ginagawa natin, halimbawa ang bata ay i-view yung ebook sa ating cellphone, maliit lang syempre yung screen ng cellphone. Ayaw naman natin na yung estudyante natin, nahihirapang magbasa. Okay. So pwede po natin baguhin yung size niya. So for example, ang estudyante niyo talagang normal average, pwede naman natin ilagay na 24. Pwede rin naman na gawin natin mas malaki kung talagang malabo na mata ng mga estudyante natin. Pero sa ngayon po, para po lang makita natin sabay-sabay, pare-parehas, 24 po muna ako. Kung gusto niyo po ba lang lakihan natin 72. Pangit, ano po? So, ito tayo sa 24. Yan. So, since ito po ay paragraph,
and ebook po, gusto natin makita muna lahat sa tablet or sa cellphone. Paano natin siya titignan? Click nyo po yung customize. Ito po ang makikita nating itsura ng ating ebook. Sa ating laptop. Pag kinlik yung chapter 1, eto na siya. Kapag gusto natin makita sa tablet, meron po tayo dito mga sample, halimbawa Samsung Galaxy Tab. Pakita po natin yung sample. Kapag nirotate natin, nag-a-adjust siya automatic. So yan po yung purpose ng reflowable kanina. Okay po. So rotate device, mag-go automatic siya. Okay? So balik tayo sa edit. Pinakita ko lang po yung sample kung paano natin makikita yung mapipreview yung ating ginagawa. Nakakasabay pa po bang lahat? O kailangan ko po magbigay ng 2 minutes, 3 minutes para mag-copy-paste kayo ng paragraph na ilalagay po natin? Sir, paano pag meron na ready, ika-copy-paste pa din po ba? Pwede naman po. Depende na po sa inyo kung ano po yung ilalagay nyo. Customize po ay para makita natin yung ebook as user po ng ebook. Yes po. So kung halimbawa, yung ebook natin natapos nating i-save, natapos nating i-publish, natapos nating i-export. Nilagay natin sa tablet. Nilagay natin sa cellphone. Eto ngayon yung magiging itsura po niya. Yeah. Okay, 2 minutes po. Bibigyan po natin kayo ng 2 minutes para magawa niyo po sa inyo pong laptop. Salamat, Sir Jobimer. Ayos na po. Kaya yung tag, ano, TG kunin. Pwede naman po siguro. Wala naman po siguro ang problema. Kung, eto po ang magiging problema natin dyan. Kung halimbawa TG. Since ang TG ay published na po siya, sir. Kung di ako nagkakamali, medyo wala po akong kinalaman talaga sa LR. Published na po kasi yan. Baka pagka, halimbawa, nagustuhan natin yung ginawa natin na e-book, ni-request natin na ipasa for publication din, baka magkaroon po tayo ng problema sa copyright. Paano po i-copy yung file na gusto? Okay po, so halimbawa, kanina Microsoft Word ang in-open ko, halimbawa lang po. Pero ang i-open ko ngayon ay ito. Hello, Ma'am Emeline. So, highlight niyo po siya. Right-click copy. Then pagdating po dito sa edit, control V as in victory. Para ma-paste po natin. Saan po yung customize? Nandito po siya sa top left, katabi po ng edit. Nakikita niyo po ba yung aking screen? Saan po yung customize? Ito po, edit, customize, export and manage. So dito po tayo sa customize. Hindi po ako naka-register kahapon sa link na bago po, doon po ako. Siguro po ay pagbibigyan po tayo ni Ma'am Mix na makapag-register po ulit para po sa mga nanonood ngayon. Alam po naman po natin na mabait si Ma'am Mix. Pagbibigyan po kayo niyan para po ito sa mga ICT, sa mga kasama nating teacher para maitulong po sa kanila. Sana po. Diba? So pag-preview, eto po siya. Okay? 2 minutes is done. 9:48 na po. 9:46 po tayo nag-start kanina. Okay? Tuloy ko na po. Bakit po create your first text container po sa screen di mawala? Di ko po alam kung alin po yung nakikita nyo, sir. Ma'am? Sana po pwede ito mapanood. Pwede po ito mapanood ulit. Sa mga Facebook users, bakit po may create your first text container po sa screen? Hindi mawala. Saan po ba yun makikita? First text container. Baka may naklik po kayo. Okay. So next po. Sir, wag po delete yung video ako ng webinar. Oh, yes po ma'am, hindi po namin i-delete. Okay, next. Since sabi natin ang ebook ay interactive,
paano natin siya gagawing interactive. Ngayon, meron tayong ilang nakikita po na word na coronavirus sa ating screen. Isa, coronaviruses. Dalawa. Tatlo. Apat. So medyo gagawin natin ng interactive yung screen na natin ngayon. So highlight ko tong coronaviruses. Then click link. So before po natin i-click yung link, may papaalala lang po ako. Ito po ay parang Microsoft Word, parang PowerPoint, ordinary Word na creator. Pero pwede rin po natin siyang lagyan ng ganito. Highlight, kung gusto niyo naka-bold, italize, may underline, pwede po yan. Pero para magbigay po tayo ng emphasis, nilagyan ko po siya ng highlight at naka-bold. Then click link. Hindi po naglo-load yung kinapi kong text sa customize. Paki-check niyo po, ma'am, sir, baka po dahil naka-new chapter kayo, nakalagay po ay chapter 1. Tama po ba? Chapter 1 na ganyan. So akala natin, nakaload na dito. Hindi po, i-click pa po natin itong chapter 1 para mag-load po yung text na nilagay natin. Sir Kevin Clamar, sekretaryo. Shout out. Yeah. Edit. Okay, so balikan po natin. Highlight, coronavirus. Click link. May lalabas na po tayong mga options. Ang papakita po natin ngayon ay isa, dalawa, tatlo. Click to website kapag ka po ang ating ebook ay ginamit na ang device ay connected sa internet. Ano po ang purpose niyan? Para kapag ka po nag-click tayo ng link, pupunta siya sa isang website. Paano po niya gagawin yon? So, click niyo itong to website, yan. Then, puntahan natin yung kinopihan natin kanina. doh.gov.ph COVID-19 FAQ. Copy. Ulitin ko po. Highlight. Right click. Copy. Then, punta po tayo sa Kotobe Author. Then, URL, ipe-paste lamang po natin. Question. May nakalagay po dito na ID. Ano po ang ilalagay natin? Wala na po tayong ilalagay. Ulitin ko po, wala na po tayong ilalagay. Saan yung link? Sabi ni Ma'am Annabelle. So sa akin po, nag-open po ako ng pinagkuhanan. Pwede po kayong maglagay na kahit anong link mo nilagay nyo para sample lamang po. Google.com, Facebook.com, YouTube.com. Nasa sa inyo po kung ano po yung ilalagay nyo na website. Sa akin po, ang nilagay ko po ngayon ay doh.gov.ph COVID-19 FAQs. Right click, copy. Then pagdating po sa Kotobe, ipe-paste po natin. Sir, mabilis po. Mabilis po ba ako? Mga manong sir, pasensya na po. So ulitin ko po. Coronaviruses. Ito po yung word na gusto kong maging interactive pinakauna. Pag sinabi natin interactive, pwedeng galawin ng bata. Pag sinabing pwedeng galawin, pwedeng pindutin, pwedeng itap. Sir, okay lang ba sa iba ko kinuha yung content? Pwedeng-pwede po habang kayo po ay gumagawa sa inyong laptop. Kahit anong content po, pwede nyo pong gamitin. Sa akin po ay ito po yung napili ko lang ngayon. Pero sa inyo pong site, pwede po kayong gumamit. Highlight. Lagi nyo pong i-highlight. Paano daw kinilagyan ng kulay yung word? Highlight po. Ito po yung background color. Click. Pwedeng green. Highlight. Pwedeng yellow. So, depende po sa inyo habang nagte-testing. Inuulit ko po. Ito po ay familiarity lamang po sa application. Ano pa? Wait sir, ibig sabihin after maklik ang link, open lang kami ng browser like FB. Ganun po ba? So, ganito po. Papakita ko po sa inyo. Highlight, click link, then paste.
yung link. Yung link po, pwede po kayo maglagay, pwede nyo i-type, kahit hindi kayo mag-paste. Ano, lagay nyo, www.facebook.com. Kung ayaw nyo ng Facebook, pwede po kayo www.youtube.com. Okay po. Highlight. Juan Carlos, ubos ng mobile data. Pasensya na sir, medyo kailangan po natin sabayan yung iba. Pasensya na po sir, Juan Carlos. Wala po tayong ilalagay sa ID, ma'am Tere. So ulitin ko, paste ko dito yung word, yung link, then click create. Wala. Highlight, click link, then paste URL. Click create. Pag nag-customize tayo ngayon para makita naman ang iba sa kanilang screen, yung iba sumasagot agad, mabisa daw. Ibig sabihin na testing na agad nila. So pag-click ng chapter, pag-click mo ng word, ayan na po siya. Nag-o-open siya ng link. Ito. So wala po tayong ilalagay sa ID. Bakit po? Automatic na po siyang lalagyan ng Kotobe Author sa loob ng system niya kahit wala tayong nakikita. Okay, next. Sabi ko kanina ay marami yung ilalagay from link. So next na word ko sa akin dito na coronavirus, ito naman. So click link, pop-up message naman po. Meron tayong dalawang option, text or image. So lalagay muna natin ang text. Ano yung gusto kong ilagay na text? Since ito po ay medyo definition din siya or description, pwede tayong maghanap ng iba pang definition. So for example, coronavirus. Define coronavirus. Punta tayo dito sa WHO or World Health Organization. About coronavirus, ito na lang yung gusto kong ilagay na paragraph as definition ng word na coronavirus. Sabi ko kanina, click link. Ang bilis ko daw, sabi ni Ma'am Seth. Ako, pwede nyo pong panoorin ulit ito. Huwag po kayong mag-alala. Mag-re-replay nyo po ito. Can we start it from the beginning? Gusto yung ulitin ko na po ba ngayon or panoorin nyo po? Ganda ng boses ni sir, nakaka-inlove. I love you, sir. Sandy. Link. Pop-up message. Then text. Since text yung ipapalabas naman natin, paste nyo lang po dito yung word. Ayaw nga pala nyo ng ganun. Control-V. Text po tayo. Ha? Pop-up message. Then text. Then click create. Sir, paano po pag ang file galing na sa PowerPoint? Pwede nyo na po siyang i-copy-paste. Okay. So, tignan natin ulit yung tinesting natin na link, then pop-up message. Customize. Pwede na po i-copy-paste, Ma'am Jenny. Ah, may review po pala. Yes po. Pwede pong panoorin ulit yung video. Chapter 1. Bakit po may maingay na bata, sir? Pasensya na po kayo. Ako po ay nasa kwarto. Sa labas po ng aking kwarto ay swimming pool po ng mga bata. Tatalunan po sila. Pasensya na po. Then click coronavirus. Pop-up message na po siya. Text na po ngayon yung gagawin. Sir Lucky Mazo. Sorry sir, hindi po nakasunod. Kahit na po ng signal. Okay lang po. Pwede nyo pong panoorin yun ulit yung video para makasabay po kayo. Pero habang mahina po yung signal nyo, pwede nyo naman po pakinggan yung aming boses at makita po yung screen kung mabagal man po. Pakitsagan nyo na lang po natin. Diba? Click okay lang para mag-close. Click nyo yung word na may pop-up message para mag-pop-up yung words na nilagay ko. So madami tayong option dyan, may papakita po ako sa inyo kung saan natin pwedeng gamitin yung words na ganyan, o yung pop-up message na ganyan. Challenge, may pool. Yan po ay hanggang tuhod lamang, pasensya na po. Sir,
Sir Henry. Hanggang tuhod lamang po yung pool at yan po ay dalawandi pa lamang po ang haba. Okay? Then balik po tayo sa edit. Tapos na po ako sa pangalawang word na coronavirus. Sundan ko naman itong pangatlo. Highlight, then link. Sabi ko kanina, pop-up message text yung ginawa natin. Ngayon po ang gagawin ko, pop-up message, then image. Pag kinlik niyo po yung image, syempre, katulad ng ginagawa natin sa PowerPoint, pwede tayo mag-add ng image. Click niyo lang po yung add image. Yan, may nakaready po akong pictures ng coronavirus. Kita po ba? Nakalagay natin po dito. So, halimbawa, ito yung picture ng coronavirus na gusto kong makikita niya. Wala po display sa customize ko, sir. Why po kaya? Then, click create. Sagutin ko po yan maya-maya, ma'am. Ang baby ako. Sir, pwede po ba ma-edit ulit yung link kung may mali? Pwede po. Delete nyo yung word. Retype nyo lang po ulit. Then, highlight. Then, click link po ulit. Okay, makapag-insert na po ako ng picture, nakikita po natin dito, coronavirus.jpg. Then click create. Meron na tayong pangatlong word. Nakikita nyo na po na naka-blue na po siya. So yellow ay, ano po yung nilagay ko dito kanina? URL. Website. Wala po ako image at text na option. So baka po hindi nyo po ginamit yung license, pakitry nyo po muna yung license mo po. Baka nandun po siya. Highlight ko muna itong pangalawa, ito po yung pop-up message. Lagyan natin ng pagkakakilanlan, kulay green. Pangatlong word, lagyan ko rin ng pagkakakilanlan. Yan. So pag nag-customize, Chapter 1, then dito na po tayo sa pangatlo. So image na lang po yung lumalabas. Okay? Next po. Pang-apat na word. Siguro nasundan naman po natin dito sa tatlo. Tama po ba? Okay. So hindi ko na po antayin yung inyong sagot. Proceed po tayo sa link. Kasi 10 o'clock na po hanggang 11:30 lamang po tayo. Click link. Pop-up message, tapos na tayo. Then, click attachment. Ayoko nung, wag na po muna tayo maglagay ng audio. Bahala na si Ma'am ano dyan. Kung may gusto kayong sample, si Ma'am Janice. Kasi ang audio naman, maglalagay lang kayo ng audio or link. Kapag pa-action, wag na po muna natin galawin. Sa attachment po muna tayo. Kapag ka po sinabing attachment, bawasin muna natin tong word na to. Maglagay tayo ng attachment. Para sa po ba si attachment? Lahat po ba, sir, ng naka-deped email ay makaka-request ng license? Kahit ordinaryo na email nyo po, makaka-request po kayo. Pre-license po yon. Parehas lang po tayo pre-license. So medyo yung ibang picture po talaga, hindi natin maano unless bumili po tayo. Si Ma'am Mix na po ang bahala dyan. Or si SDS or si CID po. Baka po bilhan tayo ng license para po sa ating mga school. Sana po harinawa ay bilhan po nila tayo. So halimbawa po para sa inyong attachment. So gagawa ako ng handout. May pa-activity ako sa mga bata na magda-download ng aking ebook. Handout slash activity. Activity. Yan. Siyempre, para ma-inform ko yung bata, lagyan ko ng open and close parenthesis na please click or please stop to download. Bakit po yung app tagal mag-open? Pag in-install, tsaka lalabas yung program. Now, since may link, mga link na sir, need, dapat nakuha na yung user habang ginagamit yung ebook. Sir Ram, kapag ka po may link, yun po yung intended for website, yung may internet. Pero kung halimbawa naman po yung link natin, pwede naman po natin i-copy yung words, then pop-up messages na lang po para maging offline po siya.
Bakit wala create button, edit and link, at cancel lang nandito po sa pop-up message po? Yes po, wala po. Kung medyo mabagal or may lag sa connection, no worries naman. At hindi nakaset to expire ang video. Yes, sir! Okay, so handout po activity natin. Proceed po tayo sa ating ginagawa. So pwede nating lakihan para magbigyan ng emphasis yung word na ito po ay activity or pwedeng i-download. So lagyan natin size 36. Please click or tap to download. Pero syempre, pag kinustomize natin yan, pin-review natin. Kapag kinlik natin yung word na yon, tignan po natin anong mangyayari. Wala pa siya. Hindi siya nagiging mouse. Ah, hindi siya nagiging kamay. So para maging kamay siya, lalagyan din natin ng link. So, sa edit, highlight po natin yung word. Then link. Attachment. And browse. So ito po yung activity ko. Meron akong activity 1 na nakalagay lang sa Microsoft Word. So mga familiar na po sa nakagawa na po ng basic OER, ito po yung sample na ginawa po namin ng word search. Yan, kung familiar po kayo sa word search, ito po siya. So ito po yung activity na gusto kong ma-download ng bata na gumagamit po ng ebook. So find words related to COVID-19 pandemic. So Microsoft Word na po ito ang ilalagay po natin. So click yung file, pwede pong PowerPoint, pwede pong PDF, then click open. Andito na siya ngayon, activity1.docs. Attachment, then activity1.docs. Click create. So naging kulay blue na siya. Para mabigyan natin ng emphasis ulit, highlight. Gawin natin ano bang magandang kulay. Orange naman, para maiba. Then customize. Ito na po yung ginamit ko na Galaxy Tab S4. Kung medyo social po tayo, pwede po tayong gumamit ng iPad. iPad Pro 11 naman. Yan. Then click chapter. Click handout activity. Pag kinlik nyo siya, merong lalabas na ganito. Ibig sabihin, pinaprompt kayo ni ebook natin na i-download yung activity na nilagay natin sa kanya. So embedded na yung ating activity. So, pwede siyang PDF, pwedeng PowerPoint, pwedeng video siguro, or any file na pwede nating ilagay as attachment. Okay? So, click. Pag kinlik mo ulit, save as. Pag sinave mo, madadownload na po siya. Okay? Next. Tapos na po tayo sa link. Nakita na po natin ang website. Ito po yon yung una. Pop-up message, text message, nakita na po natin. Pop-up message na image, nakita na rin po natin. Then, attachment, nakita na rin po natin yung file. Then, click create lang po kung nagagawa na po natin. Okay. So, meron po kayong 2 minutes para gawin po lahat ng mga nagawa ko po sa mga humahabol. Pwede nyo pong gawin ng 2 minutes. 10:08 po sa akin. Kung pare-pares po tayo ng time. 10:10. Proceed po tayo sa next chapter. So, sa mga may ito po, si Facebook user, siguro si Ma'am Migs to. Hindi nagkiklik ng streamyard.com/Facebook. Hindi makita yung pangalan mo, Ma'am eh. Hello, Ma'am Cecil. Eto bro, excited sa Kotobee. Sir Mike, alam nyo lang gagawin niya sa Kotobee. Hello sa mga ICT teacher ko, Ma'am Mara, Ma'am Medellin, tayo po mag-e-echo dito sa school. Yes po, kayo po mag-e-echo bilang mga ICT teachers at mga ICT enthusiasts.
kayo po ang mag-e-echo sa mga kasamahan po natin. Sir, basta nag-blue siya, interactive na po. Tama po ba? Hindi po. Halimbawa po, hinighlight ko siya, ginawa ko lang siyang blue. So, hindi po siguro siya magiging interactive. So, ang kailangan po, kapag ka po nag-customize tayo, malalaman po natin na interactive siya. Kapag ka po tinapat natin yung mouse pointer, ay magiging kamay. Sir, paano po mabiview yung ginawa po? Click customize, eto po. Siguro maliit yung screen ko po. Tama po ba? Oh, malaki pala yung screen ko, natatabunan. Ito po yung customize. Customize. Click. So, ito po para maging interactive siya. Kapag tinapat mo yung pointer, magiging kamay po. Sir, okay lang po ba kung yung attachment ay yung hot potato na ginawa natin? Namin. Pwedeng-pwede po. Kung ano pong gusto nyong ilagay na attachment, pwedeng-pwede nyo po ilagay dyan. Automatic na ba, sir? Nakasama yung attach file mo kapag nasa device na yung unit? Yes, sir. Magko-compile po siya. Ng isang file lang. EPUB po. Ng kalalabasan. Sir, ayaw po gumana ng Kotobee Author na na-download. Ma'am Jennifer, baka po ang na-download nyo po ay 64-bit, pero ang laptop nyo po ay 32-bit. So, ingat po tayo dun. Kapag ka po 32-bit po yung laptop natin, kailangan po ay 32-bit yung ating installer. Okay po. Pwede po ba i-share yung replay video sa GC ng school? Si Ma'am Mix po ang makakasagot dyan. Kung para sa akin po, ang gawin nyo na lang po ay i-download, then tsaka nyo po i-repost sa inyong group. Kasi private group po yung group na ginawa ni Ma'am Mix. Sir, di po ba may expire yung free license po na Kotobee? I'm not sure po kasi bago ko lang din po nakuha yung aking license. Hindi ko pa po natatry kung may explanation po. Kotobee HTML programming without learning hardcore HTML. Yes, sir. Pero kung halimbawa medyo may idea na kayo, pwede kayong gumamit ng CSS. Pwede nang i-edit yung source code. Nasa sa inyo po yan. Kung gusto nyo medyo magpaka-hardcore or pwedeng simple lang. Tama, Sir Ryan. Still can see your book pa din. Baka pumili po. Pili po kayo dito, sir. Customize, mobile app, or pili po kayo dito sa platform. Okay po. 10-12. Yan, nag-exit na po tayo. New chapter na po yung gagawin natin. Click new chapter. Siyempre, uniform. Working offline po ba ito? Yes po, hindi ko lang po may pakitang offline ngayon kasi mag-disconnect po ako, Ma'am Cecil. Okay. So, ang gagawin ko po ay new chapter, then click deployable layout. Yan, meron na tayong chapter. So, pwede pong Tagalog. Halimbawa, yung unang chapter natin, baguhin natin. Unang bahagi. Para po sa nagtuturo ng Pilipino, araling panlipunan na kailangan ng subject mo ay mother tongue ang gagamitin. Sir, nakikita niyo po ba comment ko? Taiwan Akenesis po. Shoutout po. Yes, Ma'am Jennifer. Hello po. Pwede po bang gamitin offline ng Kotobee? Yes po. Ang ideal po sa ginagawa nating webinar, ang cellphone niyo po ang nakakonect sa internet. Para napapanood niyo po ako, napapanood niyo po kami sa Facebook, then offline na yung inyong laptop. Bakit po? Baka po kasi connected pa sa internet niyo, may nag-run na application connected sa internet, nag-aagawan pa po yan ng bandwidth. So, nagkakasabay pa sila. Lalong bumabagal ngayon yung inyong internet. Sir, kung wala pa pong Kotobee Author, pwede po ba later gumawa? Yes po, sir, Ma'am Ninya. Si Ma'am Mix naman po ang mag-check ng inyo pong output. Mamaya po, i-discuss niya ulit kung hanggang kailan po pwede ipasa. Okay, next chapter po tayo. Pangalawang chapter. Okay, bahagi. Ano na yung gagawin natin ngayon? Nakita na natin yung link. Tataas muna ako ng isa. Maglalagay ako ngayon ng image. Sir, paano po mag-delete
ng new chapter na padami lagay ko. Click nyo po yung ito, halimbawa, pangalawang bahagi, wala pa naman ako nilalagay. Nakikita nyo po, color white pa po siya, na-highlight nyo siya. Click nyo po itong red button dito sa ilalim. Then, delete chapter. Are you sure you want to delete this chapter? Don't ask again. Yes. Nabura na po yung pangalawang bahagi. Okay? So, deployable. Pangalawang bahagi. Sir, shoutout po if nakikita po name ko. Yes po, Ma'am Juliet. Next na gagawin natin is image. Click image. So, ang topic natin is coronavirus. Meron po akong picture na about coronavirus. Ito po. Yan. So, sa paglalagay po kasi ng picture, para ma-retain po yung size niya or hindi ma-distort, isa lang po ang gagalawin natin dito. Width or height lang. If yung inyo pong picture na ilalagay ay naka-portrait, height po ang baguhin natin. Since nakita po natin ang ating pong picture na ipapakita ngayon ay naka-landscape, width po ang gagalawin ko para hindi po ako masyadong maliit or hindi masyadong mahaba or malapad. So ang gagawin ko po is, isa-size ko lamang siya na 800. Then yung height niya ay auto para yun na po mag-automatic resize siya. Sa text up, pwedeng none para naka-center lamang siya. Margin, hayaan na lamang po. Class, hayaan na lang din po. Position, importante po na deployable para sumusunod sa galaw mo. Sumusunod. Okay po? Next is click create. Ito na po siya ngayon. Saan po yung insert picture? So, close ko po muna to. Image, ito po sa taas ng link. Sir Yuri, ang output po ba natin sa webinar natin ay competency based or pwede pong any topic since practice po ito? Ito po ay practice lamang. Kung gusto niyo pong gumawa na lang competency based, siguro po pagka maganda na yung time natin, mahaba na yung time natin, para pwede po natin siyang ipa-QA sa district. After ma-QA ng district, pwede nang i-QA ng division, pwede nang sunod-sunod hanggang maipasa sa LR or sa DepEd Commons. Okay po, Sir Yuri. Saan po yung image picture? Click image. Add image. Then, pili po kayo ng picture na ilalagay niyo. Then, width, sa akin po ay width. Kung sa inyo po ay portrait yung ilalagay, sa height po kayo mag-a-adjust. Next up, hayaan ko na pong wala. Then, reploable. Then, click create. Ito na po siya ngayon. Sabi natin, interactive. Gusto ko interactive yung ebook ko. Bakit ganyan? Picture lang siya. Pag kinustomize ko, pag biniyo ko siya sa aking tablet, picture lang naman siya. Anong interactive doon? Nagagawa ko naman niya sa Word, nagagawa ko naman niya sa PowerPoint. Tama po ba? So picture lang naman siya, hindi ko naman siya maklik. Ayan, kiklik, pero lalabas lang siya na ganyan. Pero baliwala din, wala siyang interactivity talaga. So punta tayo sa edit. Then click gallery. Gallery po tayo ngayon. Pagka po sinabing gallery, eto na po yung collection ng pictures. Halimbawa, hindi lang isa yung picture na gusto mong ipakita about coronavirus. Pwede ka ngayon mag-click ng marami. Okay? Next po. Bakit po lagi yung first page ang lumalabas sa akin doon sa customize? Di ko mag-browse yung TOC. Okay. So, ang gagawin po natin dyan, dito po kayo sa book manager, ma'am. Ah, sir? Table of contents. Auto-generate table of contents page. Kung maglalagay ng link ng Wondershare quiz, anong publishing gagamitin? Web or Excel? Web tayo, sir.
Kasi parang i-embed natin dito yung SWF niya. Sir, pwede po ba na gawin ko ay yun na rin pong publish na module na ginawa ko na sa AP? Pwede po ma'am Morena, pero syempre hingi po muna tayo ng permiso sa mas nakakaalam po dyan sa mga taga-LR po. Ang concern ko lang po sa ngayon is about the application po. Yun lang po ang maano ko pa. Sir, kapag kiniklik po ang customize button, hindi po nag-appear yung mga chapters. Book manager, table of contents, auto-generate table of contents page po. Che-check po natin ito. Then click OK. Okay, next, gallery po ulit tayo. Balikan po natin. Pag nandito siya kanina, nag-insert kayo, press nyo lang po dalawang beses yung enter nyo para bumaba yung cursor. Then click gallery. Click start. Click to start adding your image. Click nyo po dito sa loob. Yan, maglalagay na tayo ng maraming picture. Kinlik ko yung picture na isa. Sabi ko, madami. Kinlik ko yung pangalawa. Nag-highlight blue. Ibig sabihin, isa lang din. So, ano pong solution natin dyan? Press control. Then, click yung mga pictures na gusto nating ilagay. Yan, saman natin to. So, meron tayong isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Limang picture. Then, click open. So, dito po, pwede natin siyang i-arrange kung alin yung pinakaunang picture na gusto nyong makikita. Yan. Yan. Pangalawa, pangatlo, pangapat, panglima. Then, dito po, sa caption, pwede po kayong maglagay ng word. Halimbawa, corona, virus. Pangalawa, parts. Halimbawa, parts. Corona, virus. Next, ano bang ito? Distraction, kunyari. Kung ano lang yung nakita ko po sa word. The next po is symptoms. Then click create. Ito na siya ngayon, yung ating gallery. Pag kinlik nyo, wala. Siyempre, ang preview po niyan dito po sa customize. Pero kung mapapansin nyo po, may papapansin po ako sa inyo. Pag nag-preview po tayo, Sir Eric, ganun pa rin po maski naka-auto-generate na. Report, check ko po mamaya, sir. So sa pangalawang bahagi, ito yung ating gallery. Ganito po ba kalaki yung aking picture kanina, yung inilagay? Kung mapapansin nyo, may putol. Yan, putol po siya. Ang pangit naman tingnan ng ebook na ganyan. Di po ba? So, ang gagawin po natin, si gallery, click nyo yung lapis para maging edit. Kasakit sa ulo ng coronavirus. Nag-webinar na, yung pa rin ang topic, kaya naman, Maridel. Lalo sumakit ulo natin. Kaya ayaw pa din makita yung isang chapter. Kahit na-check ko na po yung auto-generate table of contents. Okay po, tignan po natin. Baka po kasi ang na-click nyo ay dito sa plus, naging sub-chapter siya dito sa baba. Okay? Tignan po natin muna ito. Click edit. Meron po tayo ditong settings ng gallery. Yes po, Ma'am Leo. Kita na po name niyo. Okay, sa gallery width, since malapad yung picture natin, laparan din natin gawin ko 1,000. Then ang height niya ay 400 na lang. Then class, gallery, hayaan na po natin yan. Background, okay na po yan. Wala naman po tayo masyadong babaguhin. Ito po ay para lang po maging familiar kayo sa ating application. Para pag tinuro natin sa ating mga kasamang gusto talagang gumawa ng LR, then click edit. Yan, lumapad na siya. So pag nag-preview tayo ngayon ng ating gallery, ito na ang itsura niya. Huwag po i-delete para mapanood ulit. Salamat.
Ma'am Jen. Ma'am Jen, Ma'am Jen, Ma'am Jen. Galang. Yes po, hindi po i-delete ni ma'am. So pwede na nating ma-preview ngayon ng buo yung picture. So depende po yung sizes natin sa mga picture na inilagay po natin. Yan, tulad nito. Naputol pa rin. So, kailangan yung size dito, halos magkakatulad talaga. But at the same time, kung marami tayong activity, pwede nyo na itong ilagay. So, another picture po na ilalagay ko, para po sa mga nakapasok na po sa ating o nakapag-training na po ng basic OER. So, isa pong example na ilalagay kong image ay yung picture ng ito, word search. Bakit? Para sa inyong word search. Bakit ko pinapakita ito? Halimbawa po, ito yung aking activity sa ebook. Oh, sige, dalhin natin sa new chapter. Para makita naman po natin na mas maganda. Activity. Ilagay ko yung image na picture ng word search. Pwede po siyang i-download, sir, yung video. Pwede po, mamaya po, may papakita po kami sa inyo. Click open, then click create. So ito po yung aking activity. Siyempre, lalagyan ko na yung instruction katulad nung sa activity ko kanina. Please select the words or find the words related to COVID-19. Okay. Then click image, add image. Lagay po natin ulit yung picture. Ito na siya. Since interactive yung activity natin, mamaya po, i-share ni Ma'am Janice kung paano maglalagay ng quiz sa ganitong part. Dito po yun sa part ng questions. Pero ang ipapakita ko po sa inyo, combination ng pag-insert ng image at ng link. Since ebook ay type of module, sa ebook po natin, pinapakita natin yung answer. Check the correct answer here. So yung here and answer na lang siguro. Highlight ko siya, then click link. Tingnan niyo pong mabuti ito. Answer, link, pop-up message, then text. Ilalagay ko ngayon dito yung dapat ay makikita nilang words dito para makita yung answers. So that's combination na po. So ano ba yung mga words na makikita natin dapat dito sa activity ko? Halimbawa, pasensya na po, hindi ko po kabisado. Titignan ko lang po sa aking crossword puzzle. So ito po siya. So pwede nating ilagay dito yung wait lang po. Yan, ang maskita natin. Susun. Insert link, pop-up message, then type nyo yung mga word. Corona. Enter. COVID. COVID-19. Virus. China, mas, etc., etc. Then click create. Para pagka po tinignan na natin yung preview, tignan natin kung gumagana. Calls po ba, Ma'am Arlene? So activity, halimbawa, nasa cellphone na siya ng bata, nasa tablet na. I-tape lang ito ng device, yan. So halimbawa, hindi talaga niya makita o hindi niya malaman kung ano yung mga words na hanapin, may mapipreview pa siya.
Ito pala yung mga hanapin ko. Corona, COVID, virus, China, mask. Halimbawa yan. Ngayon, magkaka-idea yung bata. Alin ba yung mga word? Pero syempre, hindi niya yung guguhitan dyan. Okay? So, activity lang siya. Pwede natin siya. Mabivisualize niya lang para hanapin. Okay pa? Para tuloy pa sa mga mag-submit ng output, sa list na lang sila magdagdag. Kasi nagdoble ng registration, na filter ko na ito eh. Yan. Hindi ko po alam yan, ma'am. Pero sige pa. In-announce ka na rin po natin. Mark Anthony Papa, sa mga magsasubmit ng output sa list, na lang sila magdagdag kasi nagdoble ng registration. Na-filter ko na ito eh. Sir, hindi po ba pwede copy-paste yung answer? Pwede naman po. Nagkataon lang po na ito pong aking ginamit ay three-word search puzzle maker para malaman nyo po yung inyo pong ganitong installer kung gusto nyo po ng ganitong klase. Punta po kayo sa inyo pong district ICT ko or para maturuan po kayo kung paano gamitin. Yan po. Sila po magtuturo sa inyo kasi po ito ay tinuturo namin sa basic OER. Yan po. Since may mga nakapanood naman po yata dito sa Facebook Live ng EdTech Unit, yan, makikita nyo rin po doon. Ang hirap pag sa bahay, may batang makulit na gusto, lagi sis. Kahit may yaya, hindi tuloy makasunod. Mapapanood nyo po ulit ito, ma'am. Okay? So that's my part po. Next po na magsasalita na po sa inyong harapan.